Okay, so ano tong WOP model of coaching or mentoring? Sa WOP model daw. Sa WOP model, which stands for wish, wish yung sana gusto mo, then yung obstacles. Siyempre, pag may gusto ka, alam mo may mga harang yan. Hindi mo naman makukuha ng madali yan. And then yung outcome, yung result ng wish mo, and then yung gagawin mo para makuha mo yung outcome at maiwasan yung obstacles. Well, ang kagandahan dito sa WOP model, pagkatapos na mong malaman yung gusto mo, nakikita na agad kung ano yung mga harang. Yung harang muna, and then yung outcome. Because some people never considers yung obstacles mo. Alam lang nila may obstacle, pero hindi nila pinag-aaralan gaano kahirap, gaano kahaba yung obstacle. Lagi sila nakatingin dun sa outcome, pero hindi nila pinag-aaralan how to get through the obstacles bago ka magplano ng tama. Kailang alam mo muna yung obstacle, alam mo yung gusto mong alam mo yung resulta bago ka magplano. Kasi yung iba, plano lang ng plano. So yun, mabuti na pag-aaralan natin yung WOP model na yan para sa ikagaganda rin ng ating pagko-coach. So, hindi, kasi, di ba, pagka meron kang, yung sa multi-level marketing, di ba, siguro isa yan sa tinuturo sa yung mga nag-a-avail ng front row, kina Sam Versosa, yan, dyan magaling sila Sam Versosa. Yung front row, dyan magaling yan sa mga ganyan. So, yun lang po.